Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi alam ni Alanis kung bakit siya nagising, pero na magmulat siya ng mga mata ay puro kadiliman, patay ang ilaw sa silid niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagpapanik na inabot niya ang ilaw sa may bedside table at inion ang switch. Paulit-ulit, subalit wala pa rin ilaw. Mabilis siyang bumangon at tinakbo ang pinto at binuksan iyon. Naiilawan ang pasilyo. Bagaman malamlam ang liwanag na nanggagaling sa bombilya, subalit hindi yun makakapagpaalis sa takot na nasa kanyang dibdib. She was terrified of the dark, hated the darkness. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya gustong matulog ng patay ang ilaw. Bago siya natulog kagabi, ay buhay ang lampshade sa tabi ng kama. Bakit biglang namatay? Nilingon niya ang pinanggalingang silid. Nakaawang ang pintong nilabasan niya at madilim sa loob. Napapikit siya at nagmamadali ang mga hakbang na lumayo mula roon. Sa dulo ng pasilyo ay ang silid ni Clark. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya iyon. She turned the doorknob and slipped inside. Patay ang ilaw sa silid ni Clark, subalit hindi kailangan sanayin niya ang mga mata sa dilim tulad noong una. Alam niya kung nasaan ang kama nito. Naririnig niya ang malalalim at banayad na paghinga nito. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. She stood there for a few seconds. Unti-unti ay may pakiramdam siya na kakahinga na siya ng maluwag. Unti-unti napapaalis ang takot sa dibdib niya. Pagkatapos ay dumaretso siya sa kama nito at pumanhik. Sa isang iglap ay sumindi ang lampshade sa tabi ng kama ng lalaki kasabay ng pagkapanang baril sa ilalim ng una nito at inuumang sa kanya. Tulad din nung una, siya nagtungo sa silid nito. If she was a little scared before, hindi sa sandaling iyon. Alam na niyang hindi siya sasaktan ni Clark. Alanis, bulalas ni Clark na makita siya nakaupo sa ibabaw ng kama. Yakap ang mga binte. Patay ang ilaw sa silid ko. Ayaw magsindi. Unti-unting ibinaba ni Clark ang baril at inilapag sa night table. Pagkuwan ay humugot ito ng pagkakalalim na buntong hininga. Sinulyapan muna nito si Alanis bago inabot ang wristwatch sa night table at tinignan ang oras. Alas 2:30 pala na madaling araw. Anong ginagawa mo rito? Don't tell me you couldn't sleep and you want another of my pillow. I said, my light went out. Niyakap pa niyang mahigpit ang mga binte. Buhay iyon na matulog ako. But when I woke up, it was so dark. Her voice trembled. So, ang ilaw naman ang problema sa pagkakataong ito. Gusto nitong ma-amused, subalit hindi magawa dahil nanginginig ang tinig ng dalaga as if she was really so afraid. Afraid of what? Hindi kumikilos si Alanis mula sa pagkakaupo niya sa ibabaw ng kama ng lalaki. She was wearing her long silk peach negligee and he could see through its thinness the sides of her breast that it made him took another deep breath. Her hair tousled and she looked so very sensual and he could have thought that she came to his bedroom for one single reason. Lalo at hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi mapaknit sa isip nito ang nangyari sa kanila sa study sa basement. Except that she was staring at him not with passion and desire in her dark eyes but with fear. Iyon ang nagpapasalubong sa mga kilay ni Clark. Aling ilaw ang tinutukoy mo? Ang lampshade sa tabi ng kama ko. Nang sindihan ko ay ayaw umilaw. Napundi marahil ang bumbilya. Alanganing tumango si Alanis sa lohikong sagot ng lalaki. Niyakap muli ng higpit pa ang mga binte. Siguro nga ay napundi lang ang bumbilya. Subalit ang katwirang iyon ay hindi niya kayang ipasok sa kaisipan ng magising siya. Ang alam niya ay natakot siya sa dilim mula pa ng 13 anyos siya. Naroon ang takot na kung matutulog siyang patay ang ilaw ay may lihim na nagmamasid sa kanya. Naghihintay. At balak mong sabihin sa akin iyon kaya ka naririto? Tanong nito. Sinisikap unawain ni Clark ang nakikitang takot sa mga mata ng dalaga. Ang bahagyang panginginig ng tinig na magsalita.
Something was going on with her. And to make matters worse, nakatitig sa kanya ang dalaga tulad ng kung paano siya minsan ay titinitigan ni Karil. Na tila ba magagawa niya ng paraan ng anumang suliranin o masagot ang maraming katanungan. Pero si Alanis ay hindi si Karil at madali niyang mabigyan ng comfort sa bawat pangangailangan ng anak. Pero she wasn't a child and he was sure as hell didn't feel any fatherly towards her. Alanis was an extremely desirable woman na kung sa anumang kadahilanan ay vulnerable sa mga sandaling iyon and his body was reacting to her, pulsing with inappropriate desire. Banaya din dinampi ni Clark ang likod ng palad sa pisngi ng dalaga. Isinaisip na walang ibang ibig sabihin iyon, kundi gusto lang nitong ibigay sa dalaga ang comfort na kailangan ni Alanis sa sandaling iyon. "You want me to check your lamp?" tumango si Alanis. "Please," subalit hindi nito magawang kumilos upang tumayo mula sa kinauupuan. Tila bibigay ang dalaga anumang oras, and not when she looked so damn tempting. He was aching to touch her hair and combed his fingers through it to create more disorder and tangled loveliness. He knew it was soft and silky. Nahaplos ito iyon sa library. "Takot ka ba sa dilim, Alanis?" he asked softly. Hindi agad sumagot ang dalaga. She was being silly. She was his hostage, a prisoner. At hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa silid ni Clark siya napiling tumakbo. Higit sa lahat, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik sa normal ng paghinga niya, ang pagkalma ng dibdib niya. Ganoon man ay hindi pa niya agad kayang bumalik sa sariling silid sa sandaling iyon. "Kung tulog ako at nagisi akong madilim, sa ibang pagkakataon ay hindi," sagot ng dalaga at wala sa loob na hinawi niya ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya patalikod na muli rin namang bumalik sa mukha niya. "Hindi ako natutulog ng patay ang ilaw." Hindi napigil ni Clark ang sariling itaas ng kamay at hawiin mula sa mukha ng dalaga ang ilang hiblang buhok na bumalik sa mukha ng dalaga. Then he watched it slip back with fascination. "May particular bang dahilan kung bakit takot ka sa dilim?" Alanis felt a certain heat that ran through her at his touch on her forehead. Sinikap niyang huwag bigyan pansin na kakaibang damdaming iyon. At hindi niya maipaliliwanag ang dahilan ng takot niya sa lalaki kung paano hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit kay Clark siya tumakbo. She inhaled deeply. "Look, I'm sorry. I know I'm being foolish. Don't apologize, Alanis. May kanya-kanya tayong tinakatakutan." Tumango ang dalaga. She doubted kung may mga bagay na kinatatakutan si Clark. "At nasa isang estrangherong lugar ka at sa isang maigti na sitwasyon," he added. Tumango si Alanis. Kumilos upang bumaba ng kama at sa kauna-unahang pagkakataon, inapuno niyang muling manipis na boxers lamang ang suot nito. She remembered how it was the last time she came into his bedroom. Again, she couldn't help admiring him. He was tall and broad-shouldered and the most devastating man she had ever known. At sa pagkakaupong iyon ng lalaki sa kama, inabanat ng hustong silk boxers nito, giving her more than a hint of his masculinity. Mabilis na iniwas ni Alanis ang mga mata. Bigla ang pagkailang na nadama ng dalaga. May pakiramdam siyang tuyong-tuyo ang mga labit na lamunan niya. Tumaas ang kamay ni Clark, traced the outline of her lips with the pad of his finger, making the blood flow fast inside her and grow hotter. Umiwas ang dalaga. Tumayo. She saw desire in his eyes and that scared her more. Though it was another kind of fear, and she'd been emotionally down this past few days. Hindi niya kaya mag-alaga ng ibang emosyon, subalit ang dibdib niya ay gustong manakit sa mabilis sa pagpintig ng puso niya tulad noong una siya magtungo sa silid ni Clark. Siguro nga ay napundi lang ang ilaw sa lampshade. "I'm sorry I came here," he smiled. "Fair is fair," sabi mo nga. "Sa tuwing hindi ka makatulog at may bumabagabag sa iyo, eh dapat na akong gigisingin mo dahil ako nagdala sa iyo dito, diba?" Hindi niya alam ang sasagot doon. Noong isang gabi, ay sinadya niyang abalahin ang pagtulog ng lalaki. Now, here they were again, talking in the stillness of the night, na ang mga suot ay kakapirasong damit. Kung tutuusin, inilalagay niya ang sarili sa isang intimate na kalagayan kay Clark. "It was silly of me. Sana ginising ko na lang si Nanita. Mas malapit ang silid ko. Sa iba pa iyon at duda ako
Kung alam mo kung alin sa mga silid roon ang silid niya. Dugtong nito, still smiling. Tumango siya, feeling doubtly foolish. Hindi ko alam kung paano ako nakakatulog na mahimbing gayong sa mga sandaling ito ay baka ni hindi pumipikit si Florendo. Tapos na ang lahat ng mga plano namin. Nakahanda ako. At naniniwala ka magtatagumpay ka? Natitiyak ko. Wika nito sa tiyak na tinig. Nakita nito ang paglambog ng mga mata ni Alanis. He ached inside. Muli ay itinaas nito ang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Alanis, he said, alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin sa tuwing pumapasok ka sa silid ko? He asked huskily. What? She croaked. At the risk of frightening you, there's nothing I'd love to do now but pull you down on my bed and make sweet love to you all night long. She gasped softly. Frightened wasn't the exact word. Darkness frightened her, terrified her. But Clark, admitting that he desired her, was another thing. It was alarming. Alanis, banayad nitong sabi, wala kang dapat ipangamba dahil wala akong gagawing labag sa kalooban mo. Narito ako ng labag sa kalooban ko. Alam mo hindi yun ang ibig kong sabihin, he said huskily. But again, I'm sorry that I involved you in this. Hindi ka dapat nadamay. Are you sorry enough para huwag ituloy yung binabalak mo? Ninyo ni Levi, marahan subalit naroon ang paghahamon sa tinig niya. At magagawa mo akong pakawalan? Isang malalim na buntong hininga pinakawalan ni Clark. Totoo bang sinabi mong maaring kamatay ng mama mo kung sakaling may mangyari kay Florendo? Ilang saglit lang lumipas bago sumagot ang dalaga. She wanted to lie and say yes, subalit siya man ay naguguluhan sa sakit ng ina. I don't really know. May sakit ang mama. Matagal na siyang may sakit. Ni hindi masabi ng diretso ng mga doktor sa akin kung anong sakit niya. And I even doubt it if it was her heart. Minsan man ay hindi nabanggit iyon ng mga doktor. At hindi ko alam kung anong magiging epekto ng gagawin ninyo sa kanya. She said honestly. What if I promise that I will try not to kill your stepfather? Na ang batas ang bahala sa kanya. Would it appease your mind? Would you really not? I will try. Bakit? For your sake. Seryosong wika nito. Ayokong sa buong buhay mo ay lagi mong aalalahanin na akong pumatay sa taong kinikilala mong ama. Before I met you, I didn't really care what happened to your stepfather. But not now. Why? Sa kibuturan ng puso niya ay naroroon ang paghahangad na malaman ang dahilan. When he spoke, his voice, both soft and rough, I tried like hell not to want you, Alanis. May init na gumapang sa kalit-liit na himay-may na katawan niya, flowing to every part of her body. Then she found herself speechless. Hindi niya maintindihan si Clark. He had kidnapped her, making her hate him. Pagkatapos ay pinaliliwanag sa kanya kung bakit kailangan gawin ito ng ginawa. Then showed her how gentle he was when it came to his daughter, Carell. At kahit sa kanya, dahil hindi lamang sa minsan ang pagkakataon nagpakita ito ng pag-aalala sa kanya. She knew he wanted her, saw it in his eyes, admitted it just now, and yet, hindi ito gumagawa ng anumang hakbang upang pilitin siya. He had touched her, kissed her, burned her, at ang nagpapamanghang higit sa kanya ay kung bakit sa mga sandaling natatakot siya dito ay di siya tumatakbo. It didn't make sense. I'm going back to my room now. Sa katahimikan ng gabi, her voice soft. She could barely hear anything but the beat of her heart. Sisindihan ko na lang ang main light. Sasamahan kita, wika nito at nagpatiunang lumabas. Sumunod si Alanis. Sa silid niya ay binuhay ni Clark ang main light. Nagliwanag ang buong silid ng dalaga. Pumasok siya at naupo sa gilid ng kama niya. Nilapitan ni Clark ang lampshade. Try the switch a couple of times. Pundido, iuutos kong palitan ang bombilya ng lampshade mo bukas. Wika nito at niyuko siya. She was sitting firmly, her hands on her lap, at ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Itinaas ni Clark ang mukha niya. Try to get some sleep. May ilang oras pa bago mag-umaga. Thank you, she whispered and deliberately looked away. Hindi niya gustong mabasa ni Clark ang mga nasa mata niya. Paglabas ni Clark, ikinabig nitong pasarang pinto ng silid ng dalaga.
Nakalampas na ito sa silid ni Grace na maingat na bumukas iyon. Lihim nitong sinundan ng tingin ng pagpasok ni Clark sa sariling silid. Pagkuwan ay nilingon ang silid ni Alanis. Ang mga mata nito ay nalilisik sa galit. Naligo na muna si Alanis at nagbihes bago binuksan ng French doors at lumabas sa veranda. Dala ang tray ng almusal na ipinasok na ninita sa kanya habang nasa shower siya. Tinanghali siya ng gising. Tulad ng mga ibang nagdaang gabi, ay hindi madali para sa kanya ang matulog. Pinuno niya ng hanging dagat ang dibdib. She could even taste the salty air. Sa di kalayuan, ay tila nagsasayaw ang liwanag ng araw sa mga sulungasul na dagat. Naupo siya sa wicker chair and took a sip of her coffee. Nang mapakunot siya, ibinaba ang tasa sa platito at muli ay tinanaw niya ang dagat sa bahaging iyon ng veranda. Ganoon din ang mga puno ng niyog at mga halaman. Bukod sa wala siyang matanaw, kahit isa sa mga tauhan na karaniwan na isimplang naglalakad sa buong paligid na tila mga turista, inaroon ang tila nakakabingin katahimikan. Kahit yata mga ibon ay wala. Kahit ang kaluskos na mga dahon ng niyog ay hindi rin niya naririnig. But of course, the soft wind still blew, lamang para kakaibang katahimikan. Good morning. Tumingala siya and looked straight into a pair of familiar stormy eyes. Her heart skipped a beat. Every cell in her body felt the impact of him. Mula sa batipunong katawan nito, to his powerful sexuality, and to his nagising at ang inaakala niyang katahimikan ng buong paligid ay isang pagkakamali sa bahagi niya. Sa paglitaw ni Clark, ay tila nahalinhan ang katahimikan ng paligid ng kulog at kidlat, loud with unspoken feelings. Hi, she found herself smiling at him. Coffee? Sabi na ni Nita, ay kapet papaya lamang hinihingi mo. Kung ganyan ang aalmusalin mo, ay pasasamain mong loob niya. She shrugged. Hindi naman ako magtatagal dito, diba? Tinitigan ni Clark ang matagal ang dalaga bago nilinga ang buong paligid. Why don't we go outside? It's a beautiful day. Nasa labas na ako at nakikita kong kagandahan ng paligid mula rito. Of course. Pero ang verandang ito ay bahagi pa rin ng bahay. Ang ibig kong sabihin, eh bakit hindi tayo maglakad-lakad sa baybayin? Maaga pa at hindi pa mainit ang araw. Last night, he told her he wanted her. That was why she wasn't surprised at his invitation. Subalit kakaiba ang tono ng boses nito. Na para bang imbitasyon ay kailangan nitong gawin dahil bisita siya at obligadong i-entertain ito. Nasaan si Karel? Hindi ba tuwing umaga ay kasama siya ng yaya niya sa beach? He shrugged. She's not in the mood to go down to the beach today. Nasa banyo pinaliligoan ang mga manika. Lihim na napangiti si Alanis sa sinabi nito. When she was a kid, hindi lang beses siyang pinapagalitan ng yaya niya sa tuwing pinaliliguan niya ang Barbie doll niya. Come, iniabot ni Clark ang kamay sa kanya at bago niya napigilan ang sarili ay humawak na siya roon. Hindi niya matiyak kung kailan binitawan ni Clark ang kamay niya at naroon bigla ang damdaming tila siya nag-iisa. Pinigilan niya ang sarili muling abutin iyon at hawakan. Nang iwan kita kagabi, ay nakatulog ka kaagad. He asked conversationally. Hindi madali sa akin ang pagtulog. Sinabayan niya iyon ng linga rito, subalit nakatingin sa unahan si Clark. I've got insomnia. Tumangu lang ito subalit, mula pa kanina, ay hindi siya nito tinitingnan minsan man sa paglalakad nila sa baybayin. And she noticed na inilagay nito ang mga kamay sa bulsa ng pantalong maong, as if he was trying to separate himself from her. He looked edgy, napaka-formal. Gumagawa lamang na mapag-uusapan kaya tinatanong, pinagsisisihan ba nitong sinabi sa kanya kagabi? Nasaan ang mga tauhan mo sa umagang ito? Tanong niya. Sinisikap na huwag lumabas sa tinig ang iritasyon. Nandyan lang sa paligid, huminto siya sa paglalakad. Bakit hindi mo sila nakikita? Dati ay nakakalat sila sa lahat ng isang maingat na paraan. Nakibit ito ng mga balikat. Tinitiyak ko sa iyong nariyan lang sila. Huwag mong abalahin ang sarili mo sa kanila. Akmang muling hahakbang si Clark, subalit hinawakan niya ito sa braso. May problema ba?
Iglap siyang sinulyapan nito. Bumaba ang kamay niya sa tagiliran niya. Bakit mo naman naitanong yan? Anong magiging problema maliban sa nalalaman mo? He said tightly. Pagkuhan ay hinawakan siya nito sa siko at humarap sa dagat. She frowned. She could sense that something was wrong. Hindi lang niya matiyak kung ano. Sa dagat ay may mga ilang-ilang bangka siyang natatanaw sa malayo. Wala namang bago roon. Mga mangingisda. Pagkuhan ay muli siya nitong iginiya sa paglakad. Tinitiyak na hindi sila inaabutan ng mamunting alon. Clark, do you live here? Sa Maynila ako nagpipirme. May bahay ako roon at naroon ang negosyo namin magpinsan. Umuwi lang naman kami dito kung bakasyon at kung kinakailangan. Who's taking care of the family business? Pareho kayo nandito ni Levy. Kami pa rin. Anong ginagawa ng telepono at computers? Sinasagot nito ang tanong niya sa walang emosyong tinig. At hindi niya naiintindihan kung bakit siya nito niyaya maglakad-lakad sa baybayin. Gayong sa pakiramdam niya ay tila walang interes na makipag-usap si Clark sa kanya. I want to go back to the house. Alanis. What? Lingon niya rito. There was a strange expression on his face. Nothing. Yes, I guess it's time to go back to the house. Umiinit na. Nagmamadali ang mga hakbang niya sa pagbalik sa bahay. Gusto niya magtanong, magalit, pero hindi niya magawa. Nauna siyang pumanhik at hindi na niya pinagkakaabalahang tignan kung saan patungo si Clark. Tuloy-tuloy siya sa silid niya. Padabog na naupo siya sa kama. Nang paglingon niya ay makitang bukas ang French door at natanaw niya sa veranda si Grace, nakatalikod at nakaharap sa dagat. Anong ginagawa nito sa veranda sa tapat mismo ng silid niya? Tumayo siya at lumabas. Nakita niya may hawak itong teleskopyo at may tinatanong sa dagat. What are you doing here? Tanong niya. Ibinaba ni Grace ang teleskopyo at nakangiting nilingon siya. Sinisipat ko lang siya ni Florendo. Mas malino kayong natatanaw sa bahaging ito ng veranda. What? Why do you look so surprised? Hindi mo ba alam na sa mga bangkang nakikita mo mula sa dalampasigan kanina naroroon kayo ni Clark ay may isa lansya? Lansya ng tauhan ng stepfather mo? She said. Ang ngiti ay patuya. Alanis felt a sudden coldness through her. Sa nakikita ko sa mukha mo, ay natitiyak kong hindi sinabi sa iyo ni Clark kung bakit nakapagtataka. Ipinakikita ka niya dahil alam namin may nakatuong sopistikadong teleskopyo sa beach at dito sa bahay. Alanis was speechless. A pain sliced through her heart. Nagkibit na mga balikat si Grace na tila ba sinabi nito ay isang ordinaryong balitang pang-araw-araw lamang. Oh well, natitiyak naming hindi sakay na lansyang iyon si Florendo. Tuso ang stepfather mo, Alanis, para magpakita sa dagat na malapit sa pribadong beach ng mga Montales. Pain, anger and hurt, sama-sama iyong rumihistro sa dibdib at isipan ng dalaga. Patakbong tinungo ang dulong hagdan ng veranda at bumaba. Hey, si Grace. Walang pakialam si Alanis kung saan man siya dinadala ng mga paa niya sa pagtakbo. Ang alam niya ay gusto niyang lumayo. May landas sa gitna ng niyugan ang wala sa loob niyang binaybay. Ni hindi niya namamalayang pumapanhik siya sa tila bulubunduking bahagi ng rancho. Hindi mininsang nagbumuntik-muntikan siyang madapat masubsob. Subalit tuloy lang siya sa pagtakbo. Kahit na sumasabit sa mukha niya ang mga sanga at dahon ng kahoy. He lied to her. He was using her. Her all along, he charmed her, made her like him, admired him by being kind. Pero lahat ng iyon ay hindi totoo. Ang mga ipinakikita ni Clark sa kanya ay pawang pakunwari. She kept on running. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas upang takbuhin ng ganoong kalayo at pataas na lugar. She was almost at the top nang huminto siya. Humihingal sa matinding pagod na bumagsak sa damuhan si Alanis kasabay ng paghugulhol ng iyak. Damn it! Where is she? Si Clark sa isa sa mga tauhan. Hawak ang walkie-talkie. Nasa bukana siya ng Capistrano Fall, Clark. Anong ginagawa niya roon? He asked worriedly, angrily. At sa naniningkit na mga mata ay sinulyapan si Grace na baliwala nagfa-file ng mga kuko. Si Levy ay nakaupo rin sa sofa at nakatingin sa pinsan. Nagtataka sa pag-aalala nakikita sa mukha ni Clark. Wala, Clark.
Sagot ng tauhan mula sa walkie-talkie. Nakaupo at nakasandal sa puno ng niyog at umihingal. Hindi birong tinakbo niyang iyon, papanhik sa burol. Hindi ba siya nasaktan? Is she okay? Patuloy nito, paikot-ikot sa sala. Hindi siya nadapa kahit minsan kung iyon ang ibig mong tukuyin. Yes, she's okay. Huwag mong iwan ang tingin, subaybayan ninyo. He turned the walkie-talkie off at tumingin kay Levi. Relax, sinabi na ni Dano na walang masamang nangyari kay Alanis. Ani Levi sa pinsan sa banayad na tinig. Why did you have to tell her? Binalingan nito si Grace. And how would I know na hindi niya alam? Ganti nito, paismed. Matalim ang tinig na binibigay niya kay Grace. He was worried and angry with himself. Kung may ibang paraan lang upang mahuli nila si Florendo na hindi sa pamamagitan ni Alanis ay ginawa na niya. Iginala ni Alanis ang paningin. Mula sa kinaroroonan niya, inatanaw niya ang isang munting waterfall. Sa paligid nito ay nagkagandahang mga ligaw na bulaklak. Kung sa ibang pagkakataon, the beauty of the place would have fascinated her. She looked around. Puro puno, damo at mga bulaklak ang nakikita niya. Kung nasaan man siya ay hindi mahalaga. Isa pa'y natitiyak niyang hindi siya mawawala sa rancho at lalong hindi makalalabas. Baka nga maya-maya lang ay may susundo ng tauhan sa kanya. Napakahalaga niya kina Clark at Levi para makatakas lang ng pagganoon lamang. Pero hindi siya babalik sa bahay rancho sa pamamagitan ng tauhan ni Clark. Hindi niya pahihintulutan ang sariling sunduin sa lugar na iyon na tila batang matigas ng ulo. Damn him! And damn him for hurting her like this. He was just using her from the very start, and she was stupid not to know that leopards do not change their spots. Pababa na siya, Clark. Marahil ay pabalik na riyan sa bahay. Huwag mong iiwan ang tingin. Sabihin mo sa akin kung hindi dito sa bahay ang tuloy niya. Muli nitong ini-off ang walkie-talkie at tinitigan si Levi. Wala siyang kinalaman dito. Wala. Huminga ng malalim si Levi. She was hurting mentally, emotionally, Clark. Hindi sa physical na paraan. Gusto kong alalahanin mo yan, he said gently. Hindi na idinagdag na ng mga magulang nila ay pinatay ni Florendo. Pero nakakaunawang tumango si Clark. He could almost hear the unspoken words. Ikagagala ko ng labis kung matatapos ng lahat ng ito. Muli tumunog ang walkie-talkie upang ipaalam sa kanya pumasok na sa bahay si Alanis at sa likod nagdaan. Nanatili siya nakatayo sa kabila ng gusto niyang takbuhin at salubungin nito. Subalit kailangan bigyan niya ng pagkakataong mapag-isang dalaga. She was filthy, puno ng putik at tuyong damong pantalong maong niya at blusa. Ganoon din ang buhok niya. Angrily, hinubad niya ang lahat ng kasuotan at halos ibalya ang pinto ng banyo nang pumasok. Tinimpla ang tubig ng mas mainit hanggang sa makakaya niya at tumapat sa shower. The heat soothed her aching muscles. She had never run like that in her whole life. And now her muscles were paying for it. Ipinikit niya mga mata, subalit ang anyo ni Clark ang naroroon. And she cursed herself. Pinahintulutan niya ang sarili magkaroon ng damdamin dito. Magtiwala ritong kayong simula pa lang ay niloloko na siya. Bihag siya sa bahay na ito. Isang pain para kay Florendo. What did she expect? Hindi birong galit ang mararamdaman ni Florendo sa sandaling makita ang larawan niya nakatayo sa baybayin na kasama si Clark. Which was exactly what Clark wanted. Sari-saring emosyon na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Nangunguna ang galit. Galit sa sarili at galit kay Clark. Pinatay niya ang gripo at umahon sa shower. Nagagalit siya at hindi naging maingat sa paghakbang. Sumabit ang paa niya sa laylayan ng shower curtain na pahablot niyang binuksan. Bumagsak siya at tumama ang noo niya sa edge ng takip ng toilet bowl. She cried in pain kasabay ng pagdilim ng paningin. Hindi niya gustong imulat ang mga mata, subalit mas mapilit ang pagtawag ni Clark sa pangalan niya, commanding her to obey him. With so much effort, she opened her eyes upang masalubong lamang ang matinding pag-aalala sa mukha ni Clark. Anong ginagawa mo rito? Wala sa loob na din naman niya ang ulo at nararamdaman niya kumikirot iyon. Gusto kitang makausap at nang hindi ka sumasagot sa katoko ay binuksan ko ang pinto.
Narinig kong ungol mo mula sa banyo. Gently, he touched the swell on her forehead and the small cut. Ano nangyari? Magaspang nitong tanong. Kabaligtaran sa banayad na haplos na kamay nito sa noon niya. Natumba lang ako. I'm okay. You are not Alanis. Tinakot mo ako. She looked up at his ashen face. Hindi niya mapaniwalaan ang pag-aalala sa tinig nito. Pero may katwirang mag-alala sa kanya si Clark. She was too important to him. I live, Clark, she said sarcastically. Pilit na iniindang kirot sa noon niya. Magagawit mo pa ako para kay Florendo. Sunod-sunod na litanya ng mura ang narinig ni Alanis mula rito. Sinikap niyang bumangon nang bigla ay manlaki ang mga mata niya. She was naked. Oh, and realized that she was in her bed. Anong umiikot ang mga mata niya sa paghahanap na may papantakip sa katawan. Sinisikap niyang hilahin ang pang-ibabaw na bedsheets, subalit wala siyang lakas. Binuhat lang kita mula sa banyo, ani Clark, at hinila ng malakas ang makapal na coverlet at itinakip sa katawan niya. Magbibihis ako. Oh God, Alanis, si Clark na nakatunghay sa kanya. Ini-inspeksyon ang mukha niya. Ang isang kamay ay banayad na humahaplo sa noon niya. Kung hindi ako pumasok agad, ay baka dasino na niya naririnig ang sinasabi nito. Ang buong atensyon niya ay nasa kaalamang wala siyang saplot ng buhatin ni Clark at dalhin sa kama. Nakadagdag iyong lalo sa kirot ng ulo niya. Bahagya siya napaungol sa sakit ng ulo. Damn it, Alanis, nasasaktan ka. Ano ba talaga nangyari? Ulit nito sa nag-aalalang tinig. Walang anuman ito, Clark. Right, he muttered angrily. Huwag kang tumayo riyan. May kukunin lang ako. Tinungong muli ni Clark ang banyo at hindi nito mapigilan ang tila pagkirot ng sikmura. Napusukan nito nakadapa sa paanan ng toilet bowl si Alanis at nang buhatin nito at itinihaya, inakita nito may dugong umaagos sa noon niya. She could have killed herself kung napasama ang bagsak ng dalaga. Hindi nito maawat na murahin at sisihin ang sarili. Mula sa medicine cabinet, ay kinuha nito ang dapat kuhanin at mabilis na bumalik sa dalaga. Ang bigat nito sa kama ay bahagyang nagpauga kay Alanis. She groaned. Oh God, I'm sorry, Alanis. Bumagsak ako, usal niya. Hindi mo ko itinulak. Don't blame yourself. Pinunasan nito ng bulak na may alcohol ang natutoy yung dugo sa paligid ng noon niya. Inihagis na lang basta sa sahig ang ginamit at muli nagbasa ng bulak. Napaungol si Alanis sa hapde. Kailangan mong madala sa ospital. You might have a concussion, Clark muttered gruffly. It took her an effort to shake her head. No, maliit lang na sugat lang iyan at marami ang dugong nakita ko nagmumula sa sugat mo kanina. Pinunasan ko lang ng tuwalya, ani Clark sa banayad na tinik. But he was angry. And you were unconscious. But yes, this is just a small cut. Nilagyan nito ng povidone iodine ang bulak at inilagay sa sugat niya. Pero maraming dugo ang karaniwan na ay madugo ang sugat kapag sa bahagi ng ulo. She reasoned out. Yeah, I guess you're right. Maliit na lang sugat na ito at nanatiling nakapikit si Alanis. Sa sakit na nararamdaman mula sa ulo niya ay hindi niya makuhang intindihin ang mga sinasabi ni Clark. Anger vibrated off him in strong waves. Binabarin ang katawan niya sa paraang kung paano pumipintig ang kirot sa ulo niya. Nararamdaman niya ang pag-aalala nito. He was almost bubbling in concern at naaapektuhan siyang higit sa pag-aalala nito kaysa sa galit nito. Nararamdaman niya ang paglalagay ng bandage ni Clark sa noon niya. Salamat, bulong ng dalaga nang sa pakiramdam niya ay tapos na ang ginagawa nito sa sugat niya. Hindi pa rin siya nagmumulat ng mga mata. First aid para sa sugat, pero baka may concussion ka, Alanis. I need to get you to the hospital. No, Clark. No, I'm fine. I will be. Ilang segundo lang ako nawala ng malay. Alright, pero sa ayaw at sa gusto mo, ay hindi ako aalis dito sa tabi mo. Napilit na siya magmulat ng mga mata. Ayoko! At sinikap niyang bumangon upang muli lang bumalik sa unan. See? I don't see. I'll be fine in a few minutes, she said weakly, at gusto niyang kasuklaman ang sarili dahil wala siyang magawa.
Naubos yata ang lahat ng lakas niya. His anxiety toward her looked genuine enough at gusto niyang umiyak subalit hindi niya gagawin iyon sa harap ng lalaki. Hindi sumagot si Clark. Sa halip, ay binuksan ang closet at naghanap ng maisusuot niya. He found her oversized t-shirt. Bumalik sa kama. Bibihisan kita. No, protesta niya sa nanlalaki ng mga mata. I can do it myself. Ang tinging ipinupukol nito sa kanya ay sapat na upang tumahimik sa pagprotesta si Alanis. Natumba lang ako sa banyo, pero hindi naman ako imbalido, she said defiantly. I know that, and stop complaining. Let's forget modesty for the moment. Maingat itong itinaas ang dalaga mula sa unan at isinuot ang damit sa ulo niya at sa mga braso niya. She could feel her muscles aching as Clark raised her arms. Iyon ang resulta ng takbong ginawa niya. There, wika nito tumayo. Sa ibabaw ng personal ref ay ang tray na may dalawang baso. Nilagyan nito ng tubig ang isa at bumalik sa kanya. Dinampot ang kapsulang kinuha nito sa medicine cabinet. Take this, it's pain reliever. Hindi man niya gustong sumunod, ay kailangan niyang kapsula. Tumitindi ang sakit ng ulo niya. Gusto niyang isipin ang kalahati niyon ay sa sugat ng gagaling at ang kalahati ay dahil kanina pa masakit ang ulo niya mula sa pag-iyak at pagod. Naghikab siya. She tried to remain awake, subalit hindi niya mapigil ang antok. Unti-unting bumukas ang pinto ng silid at sumungaw ang mukha ni Karel. Sinulya pa ng ama at pagkatapos ay ang natutulog na si Alanis. Sa likod dito ay ang yaya na sawari ay inaawat ang bata subalit hindi mapigilan. Is Alanis sick, Daddy? Karel asked worriedly. Ang sabi ng mga katulong ay may sakit si Alanis. Shh! Inilagay ni Clark ang darili sa mga labi. Nakakaintinding tumango ang bata at maingat na pumasok at lumapit sa kama. No, she isn't sick, honey. But she had a fall while taking her shower, and so she must rest for a while. That's why you bandaged her forehead? Tumango si Clark. Tumingala sa ama si Karel. Sabi ni Aunt Grace ay tawagin kita. That I insist that you eat with us. Sinulya pa nitong muli si Alanis. Bakit nagagalit si Aunt Grace kay Alanis, Daddy? Bagaman hindi agad masagot ni Clark ang tanong ng anak, ay hindi nito maiwasan ang mangiti sa pagsalubong ng mumunting kilay. His daughter had taken to Alanis in so short a time. Si Grace ay kinagisna na ng anak subalit hindi naging malapit si Karel sa tiyahin. Kinargan niya ang anak. Her right ear almost touched his chin. Why indeed, honey? Sagot ni Clark, ruffling her daughter's hair. Hindi galit ang Aunt Grace mo kay Alanis. She is angry with her daddy, giit ng bata. Pagkatapos ay muling bumaba ang tinig nang mapasulyap ang natutulog na dalaga, halos sa pabulong na paraan. I heard her murmured angrily that she hated Alanis. She even told me that Alanis' father killed my mother and all my lolo and lola, but I don't believe her daddy. Tumiim ang mga bagang ni Clark. Grace went too far. Isang katalinuhang makausap niya kaagad ang hipag bago pa lumala ang pangyayari at maapektuhan ng anak. At lagi na lang siyang galit sa lahat, Daddy, patuloy ni Karel bago pa may nasabi si Clark. And I like Alanis very much, hinarap nito ang ama. Don't you like her too? Clark cleared his throat a little bit loudly. Of course I like her, honey, humiti ang bata. Nasiyahan sa isinagot na ama. I thought so. Then she will be my mommy? Nanlaki ang mga mata ni Clark. What gave you that idea? Basta, she pouted. I like Alanis and she likes me too. Gusto ko siyang mommy. I don't like Aunt Grace to be my mommy. Lagi na lang niya sinasabi sa akin iyon. Kung magiging mommy ko si Aunt Grace, I won't talk to you ever. Sa maraming pagkakataon, nag-uusap sila mag-ama ay noon lamang nangyaring walang mahagilap na sasabihin si Clark. At sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin sa sarili mula nang dumating si Alanis sa rancho ay nagulan na nitong tuluyan ang kanyang isipan. He sighed, we will talk about this some other time, honey. For now, kailangan bantayin ko si Alanis. And of course, hindi kita masasamahan sa pagkain at mabilis na bumaba mula sa pagkakakarga sa ama si Karel. That's okay. Bantayin mo si Alanis. When she wakes up, I'll tell her that I like her to be my mommy. Karel,
Tumaas ang tinig at tinawag niya ang bata, subalit nakatakbo na ito sa pinto at lumabas. Si Nanita na nasa labas ay hinilapasara ang pinto. Hinihilamos ni Karel ang mga palad sa mukha. Naging komplikado ang mga bagay-bagay para sa kanya. Paulit-ulit na nag-i-echo sa isipan ang sinabi ng anak. I'd like Alanis to be my mommy. Isang pagkakalalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya at itinuon ang paningin sa dalaga. His daughter's idea was very appealing. Only if, only. Maghapon na niyang binantayan si Alanis. Hindi na siya nag-alala na baka napasama ang pagkabagsak ng dalaga. She was sleeping peacefully. Pero hindi niya magawang tumayo at iwan ang dalaga. Nakatagilid ito paharap sa kanya. She was as complex as she was beautiful. Bumaba tumaas ang dibdib nito sa banayad na paghinga. And he could see the faint shadow of her nipple through the thin shirt. And he remembered that frightening moment when he found her on the bathroom floor. Ikinamangha niya ang naramdaman. Hindi siya dapat mag-alala ng ganoon na lamang katindi para sa isang itinuturing niyang anak ng kaaway. Yet Alanis had created a tidal wave with his emotions. Hindi alam ni Alanis kung gaano katagal siya nakatulog, subalit pagising niya ay may umuusok na sopas at bread rolls sa tray na nakalagay sa night table. At nagulat pa siya nang makita si Clark na nakaupo pa rin sa silyang katabi ng kama niya. Then she remembered it was partly his fault kaya siya bumagsak sa banyo. Mainit pang chicken soup. You must be hungry now. I suggested a light meal. Can you eat by yourself? O gusto mong subuan kita? Clark, hindi ako nabuntol ng 6x6. Natumba lang ako at kaya kong sarili ko. She snapped. She endured the pain at bumangon. Nakita niya umangat ang likod ni Clark mula sa silya at nakahandang alalayan siya. She managed to take the soup bowl and ate. She realized she was hungry. Sinulya pa niya ang bintana. Madilim na. Huwag mo akong bantayan, Clark. Wika niya sa pagitan ng pagsubo. Tignan mo, at baka anumang sandali ay nasa paligid na ng rancho si Florendo. Nanunuya niya sabi. Subalit hindi sumagot si Clark at nakamata lang sa kanya. I'm sorry, Alanis. I didn't want to put you through all this. Tumigil ka sa kahihingi mo ng paumanhin. She almost screamed at him. You used me. Pero ano pa nga bang dapat kong asahan? Iyon naman ang dahilan. Kaya mo ako dinala rito, diba? Pero sana'y sinabi mo na lang sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Hindi mo kailangan sabihin sa akin ang mga sinabi mo kagabi para maniwala ako. Hinila mo na lang sana ako sa beach para ipakita at makuhanan ng larawan ng mga tauhan ni Florendo. Piece of cake? Ganoon ang ginagawa ng mga hostages, diba? She said bitterly. At gusto niyang ignorahin ang anxiety, concern at kababuran na nakikita niya sa mukha ng lalaki. Ibinalik niya ang bowl sa bedside table at inubos ang isang baso ng apple juice. Then she eased herself back to her pillow. Huminto na sa pagkirot ang ulo niya, subalit nararamdaman niya ang tila hapong-hapo ang katawan niya. Ang mga sinabi ko sa iyo kagabi ay totoong lahat, he said in a strained voice. I mean it. When I said I want you, Alanis, I want you more than anything else. Twice you've come to me in the middle of the night sa magkakaibang dahilan. Sapat na iyon upang angkinin kita, subalit hindi ko magagawang pilitin ka or seduce you, not in any other way, shape or form. It wouldn't be right. I am already sorry that I've put you through this, but it doesn't change the way I feel about you, he sighed. Sa ibang pagkakataon, I'd pursue you with everything I have. I'd go to the ends of the earth to have you. I want to make love to you until neither of us can think of anything. She was stunned. Ni hindi niya makuha magsalita. Ito ang pangalawang pagkakataong inamin ni Clark ang damdamin sa kanya. And heat ran through her. And Clark was right. Kung ibang tao nagdalak sa kanya rito, she could have been hurt physically kung hindi man mapapansamantalahan. At sino nakakaalam kung ilang lalaki ang magpapasasa sa katawan niya. But Clark didn't do anything but touched, kissed, and cared about her. At kung hindi siya handa sa sinasabi nito, ay lalo hindi siya handa nang tumayo ito at yumuko sa kanya at inangkin ang mga labi niya. Sa unang dampi pa lamang, an electric thrill jolted her. He was kissing her deeply that she felt that no part of her body left unaffected. So much so that when he lifted his head, she found herself bereft. Good night, Alanis.
He whispered huskily, "Come to me when you need me." May pakiramdam sa Alanis na ang sinabi ni Clark ay may dobling kahulugan. Subalit hanggang sa makalabas ng silid ang lalaki, ay wala siyang nasabi. Dinaman niya ang mga labi at may pakiwari siyang naroroon pa rin ang init ng mga labi nito. Alanis was moaning in her sleep. Alam niya na nanaginip siya. Iyon at iyon din ang panaginip niya since she was 13. At sa tuwing mangyayari iyon, ay hindi niya mapigilan ang paulit-ulit na takot. Madilim, hindi siya makahinga. Tinatakot siya. May anino sa tabi niya. May mga sinasabi. Mga masasamang salita. And she was so scared. Kailangan niyang itaboy ang anino. She hated the awful and ugly words he was whispering her. Then she remembered the cutter. Nasa ibabaw ng study table niya iyon, kasama ang paste at cartolina at iba pang gamit niya para sa project sa eskwela. She pushed the shadow with all the strength of a 12-year-old. Mabilis na bumaba ng kama. Kahit madilim, ikabisado niya kung nasaan ang study table niya. Kinapa niya ang cutter. Humigpit ang hawak niya roon. Alam niya hindi niya naibalik ang talimiyong kagabi. Puno ng dugo ang cutter. She didn't want to use it, but he made her use the cutter. She had no choice. Umiiyak siya. Inihagis niya ang cutter sa sahig. She ran across the room to the door. She ran fast. "No!" sigaw ni Alanis kasabay ng pagbangon. Humihingal at nahahapon na pasandal siya sa headboard. Kung ilang beses tumaas bumaba ang dibdib niya sa takot, bakit ayaw siyang tigilan ang panaginip na iyon? Hindi madilim dahil hindi pinatay ni Clark ang ilaw na lumabas ito kanina. Still, she was afraid. Pabalikwas niyang tinabig ang kumot at bumangon. Lumabas ng silid at sa tiyak ng mga hakbang ay dinaretso niya ang silid ng lalaki. Narinig ni Clark ang pagbukas at muling pagsara ng pinto ng silid nito. Sa bahagyang liwanag ng buwan na pumapasok sa French windows ay nakita niya nakatayo si Alanis sa may paanan ng kama. Like a magical manifestation of his desire. "Alanis, I'm scared," she said sobbing. Clark was her enemy. He made her hate him. Subalit hindi minsan kay Clark siya tumatakbo kapag natatakot siya. He exuded strength and warmth. Iyon ang kailangan niya sa mga sandaling iyon. Pumanhik siya sa kama nito at dumiretso sa mga bisig na lalaki na wari nakahanda at nakalaan para sa kanya sa lahat ng pagkakataon. "Hush, sweetheart," Clark said. His lips were brushing her temple softly at ang isang kamay nito ay banayad na humahaplo sa buhok niya. Nag-iingat na huwag madaanan ang sugat niya sa noo. "What is it? What is wrong?" "Nothing, just a dream that wouldn't go away." She was still sobbing, but the tears subsided. "I wanna sleep here, with you." "Alanis," he swallowed. "Do you know what?" "Yes." Her voice, though still laced with fear, was sure. Her heart knew it all along that in the end, she would submit herself to him. "Alanis, please, don't do this to me. Kasusuklaman mo akong higit bukas." His voice was filled with agony. Sinisika pa irali na katinuan ng isip sa huling pagkakataon. "I won't, Clark. Just make me feel safe tonight. If only for tonight." She would deal with herself tomorrow. In the light of day, nasisiraan na marahil siya ng bait, subalit kailangan niya si Clark. Her captor, and yet someone she could depend on. She was sure Clark would drive her dragons away, and yet he would stop at nothing to trap her stepfather. Clark made her angry, yet he also made her blood boil with desire. "Oh, Alanis, you'll always be safe in my arms, darling. Nothing and no one will hurt you, and that includes me. That is why I must protect you from myself." She covered his mouth with his fingers. "Shh, you won't hurt me, Clark." Her heart was telling her that. With a rough sound from his throat, he crushed his mouth down on hers and letting himself go completely. "Let tomorrow take care of itself. Ang mahalaga'y kanya si Alanis sa gabing ito." And that was all he could ask. He had been waiting for this moment for such a long time na hindi nito kayang pigilan ang sarili. Tremors racked his body as he kissed her deeply and hard. "Wait," si Alanis na sandaling humiwalay. He would have reached out for her impatiently, not wanting to let her go.
Subalit nakita nitong hinuhubad ang dalaga ang oversized t-shirt. Inihagis niya iyon sa kung saan na lang and then came down to him again. Agad ang pagsiklab sa init na katawan ni Clark sa pagkakadikit na iyon ng hubad na katawan ni Alanis sa kanya. He had to fight slow himself down. Dinama ang mga kamay ni Alanis ang mga balikat nito, ang likod, the feel of his muscles moving and shifting beneath the sleek, satin-like texture of his skin. She had never known hunger such as she was feeling from him right now. Kailangan lang sila nagkakakilala, subalit sa pakiramdam ni Yai, akay haba ng panahon pinaghintay niya kay Clark, and she couldn't wait. Tell me, Clark, make love to me now. Hindi nito kailangan ng encouragement. Alanis welcomed the invasion with a little cry, but managed to take all of him into her tight velvet depths. Pleasure after pleasure shuddered through him, and he couldn't stop. She was enchantment. He'd never tasted anything sweeter, never felt anything softer. Alanis was caught up in a savage rhythm with him. Her body craved for him, until Clark hurled her over the burning edge of ecstasy. Bahagya pa nagulat si Alanis nang magising siya kinabukasan. Bakit siya nag-iisa? Nasaan si Clark? She even thought that what happened between her and Clark was all a dream. Only she wasn't in her room. She was in Clark's room, in his bed. Ang bedsheet ay nakapulupot sa kanyang katawan. She couldn't remember how many times in the night Clark reached for her, made love to her in a way beyond her imaginations. She was stunned with the capacity of passion she had for him. Hindi niya kayang isipin ang babae na nakipagtali kay Clark sa buong magdamag ay siya. She was prim and proper sa mga kaibigan, frigid sa mga mapanuya, at ice maiden sa mga manliligaw. She had always been aloof with men. Ni hindi niya binibigyan ang sarili ng pagkakataong magkaroon ng anumang relasyon sa kahit kaninong lalaki. Some friends even teased that she was a lesbian. Bakit kay Clark? Bakit sa isang kaaway? Dahan-dahang bumangon si Alanis. Natuunan ng pansin ang pantulog na nakatupis sa isang pahabang sofa. Dinampot iyon at isinuot. Humakbang siya palapas ng silid upang magbalik sa silid niya. Pagkuwan ay lumingon siya sa king-size bed. Last night, she gave herself to him. All of her. She even slept in his arms after the unmanageable lovemaking. Now she didn't know what to do and what to think. Sa silid niya ay naligo ang dalaga. Itinapat ang sarili sa maligamgam na tubig. The warm water eased some of the tenderness she felt all over her body. Sa kabila ng lahat, ay hindi niya mapigil ang ngiti ng kasiyahang sumilay sa mga labi niya nang maalala ang mga dahilan ng mga iyon. Pinatay niya ang shower na makita sa ibaba ang bandage na ginamit ni Clark sa sugat niya sa noo. Wala siya natatanda ang dinaanan ng kamay ni Clark ang bahaging iyon ng noo niya sa kanilang pagtatalik. Inabot niya ang tuwalya sa rack at itinuyo ang sarili. Pagkatapos ay humarap sa salamin. Her fingers touched her swollen lips. Napangiti siya na maisip ang dahilan niyon. Nang mula sa kung saang bahagi ng isipan niya ay lumitaw si Chrisette, Clark's wife and Kirill's mother. Naghalong bigla ang ngiti niya. Sa ganoong paraan din ba hinahagka ni Clark si Kirill? Did he make her love to her the way he did to her last night? At tulad din ba ng nararamdaman niya ang nararamdaman ni Chrisette matapos ang buong magdamag ng pagtitalik? Kung saan nanggagaling ang sakit na biglang gumuhit sa dibdib niya, sa kaisipang iyon ay hindi niya alam ni Alanis. At kinagalitan niya ang sarili. Chrisette and Clark loved each other. It was true that she desired him, but she wasn't in love with him. Desiring and loving are two words with different meaning. May bahagi ng isip niya kumukontra. When you love someone, you desire him. You have never desired any man in your life, Alanis, because you have never been in love. Don't be stupid. Saway niya sa sarili. She couldn't be possibly in love with him. Pero bakit umaasa siyang sanay na magising siya ay naroon si Clark? Bakit umaasa siyang pupuntahan ito anumang oras sa silid niya? Muli kinagalitan niya ang sarili at lumabas. Nakasalubo niya si Nanita. Papanhikin na kitang talaga. Ngayon ka lang tinanghali ng gising. Ngumiti ang matanda. Walang mali siya sa sinabi nito, subalit nakadama siya ng guilt. Nasa verandang almusal, naroon si Levi. Pwede mo siyang saluhan doon. Salamat ho. Tuloy-tuloy siya sa bahagi ng veranda na siyang breakfast area.
Nakatanaw iyon sa dagat at sa lahat halos magagandang tanawin sa rancho. Morning, bati ni Levi sa kasalukuyan nag-aalmusal. Tumayo ito at hinilang silya niya. Good morning. Thank you. She answered politely and sat down. Tulad ang dati, magandang umagang iyon. Have you seen Clark? Sinikap niya maging kaswal ang tanong. Subalit sa nakatagong ngiti sa mga mata ni Levi, inatitiyak niyang hindi ganoon ang dating niyon sa kaharap. He's working, Alanis. Simpleng sagot nito at itinuon ang paningin sa sugat na nasa noon niya. Kumusta ng pakiramdam mo? Sinabi niyang binantayang kanya magdamag. Mabuti na. Agad ang pagtaglay ng guilt sa mukha niya sa huling sinabi ni Levi. Tila ba nakamarka sa kanyang mukha ang nangyari sa kanila ni Clark kagabi? Ano pang sinabi niya sa iyo? Sandaling tinitigan siya ni Levi. Kung tungkol sa inyong dalawa ay wala. Only that you fell from the bathroom and gave you first aid and that he left you only this morning. Tuluyan na siyang pinamulahan at mabilis na yumuko sa pagkain upang itago iyon sa lalaki. Wala ko nakikita larawan ng mami ni Carl sa bahay na ito. Pagkalabas ng mga salita sa bibig niya ay pinamulahan si Alanis. Hindi niya alam kung saan ang galing ang sinabi. May larawan si Crisette sa silid di Carl sa Maynila. Clark and Crisette hadn't been married for 11 months when the accident happened. He was speaking casually, subalit nakikita niya ang paninigas ng mga muscles sa mukha ni Levi. I'm sorry, bulong niya. Kasama ang asawa at anak nito sa aksidenteng iyon. Inabot niya ang kapit humigop. Clark and Crisette had an arranged marriage, patuloy ni Levi. Hindi pinansin ang paumanhin niya. She was Grace's half-sister. Very ironic. Namatay sa panganganak sa kanyang ina ni Carell. Her mother was Clark's mother's best friend. They were like sisters. Kaya ang sambahayang Montales ay maituturing na ikalawang tahanan ni Crisette. And she adored Clark since she was a little girl. Nakita iyon ng mama ni Clark and arranged that the two be married once Crisette reached the age of 18. She died very young. Yes, 2 months before her 19th birthday. Clark must have loved her so much, she said with a little regret and jealousy in her voice. Ni hindi niya namamalayan iyon, hindi ang uri ni Clark ay napipilit sa ayaw nito. Walang permanenteng relasyon si Clark ng panahong iyon. Bukod sa nakadalawang cardiac arrest ng mama niya, he didn't want to displease her mother. Crisette was pretty and sweet, and she loved Clark so very much, so he agreed to the marriage. Her father, Grace and Crisette's father, nasaan siya? Inatake siya sa puso nang malaman ang nangyari kay Crisette. He never recovered. Nanlumo ang dalaga. Humigpit ang hawak sa tasa ng kape. Kay daming utang na dapat pagbayaran si Florendo, she raised a weary face. Why are you telling me these things? Matagal na tinitigan ni Levi ang dalaga. Pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga. I have never seen Clark worried about a certain woman before, Alanis. Tulad ng pag-aalala niya sa iyo. His lips quirked ruefully. Then he shrugged. Siguro dahil ayoko magkaroon ka ng maling pangmala sa kanya dahil sa pagdukot namin sa iyo at sa mangyayari pa sa susunod na mga araw. As I can see it, he was willing to protect you with his life. Tulad ng kung paano niya gustong protektahan si Carell. Hindi niya alam ang isasagot doon. Subalit sa kaibuturan ng puso ay naroroon ang kasiyahan. Hindi mo marahil tatanggapin ang obserbasyon ko. But I guess there's something going on between the two of you. Muli pinamulahan siya ng mukha. Subalit tinakpan iyon ng galit sa tono ng magsalita. Ano mang sandali magkakaroon ng digmaan sa islang ito. Subalit nagkakaroon ka pa rin ng romantic notion tungkol sa amin ni Clark. I can't believe it. He smiled. I care about my cousin. I don't want him to hurt again. And as I can see it, he cares about you. I hope pagkatapos ng lahat ng ito, you wouldn't hate him so much. Tumayo na si Levi at sinusundan niya ng tingin ang bulto ng lalaki. Suddenly, she missed Clark. Ang gusto niya makita kung paano siya nito pakikitunguhan pagkatapos kagabi. She was still thinking about Clark nang isang munting tinig ang narinig niya mula sa likuran. Si Carell. Magaling ka na? Tanong ng bata. She smiled. Yumuko siya at nagsalita sa bahagi ng tenga nitong walang gaanong diferensya.
Yes, thank you for asking. How are you this morning? Nasaan ang yaya mo? Small shoulders shrugged like grown-ups did. I went to your room yesterday. Binabantayan ka ni Daddy. I can see in his face how worried he was. And I'm glad because I want you to be my new mommy. Dire-diretso nitong sabi. Alanis gasped, kasabay ng paglinga sa paligid dahil baka may nakarinig sa bata. And to her relief, sila lang dalawa ni Karel sa bahaging iyon ng veranda. Tumikim siya bago nagsalita. Hindi mo dapat sinasabi iyan, Karel. I am only here as your father's guest. Yes, guest. I would soon leave. Subalit hindi yata siya naintindihan o narinig ng bata dahil hindi ito sumagot. Sa halip ay tumingkayad and planted a soft kiss on her cheek at pagkatapos ay nagtatakbong palayo. Alas dos na lang hapon, subalit hindi pa rin sila nakikita ni Clark ni hindi siya pinupuntahan ito sa silid niya. Anong nangyari ba sa kanila kagabi ay baliwala rito? But then she couldn't blame him. She came to him last night. Ipina siya niyang puntahan ito sa study nito sa basement. Hindi niya kayang manatili naghihintay. Maybe she could make a joke of what happened, na hindi siya naapektuhan sa nangyari sa kanilang dalawa. Isang mahinang katok ang ginawa niya at pagkatapos ay inikot ang doorknob at binuksan ang pinto. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na may kasama ka. Aniya, na makita mo dalawang lalaking kausap si Clark. Saka na lang ako babalik. Don't leave, Alanis. Tawag ni Clark nang akma siyang tatalikod. Tapos na kami mag-usap. Tinanguan nito ang dalawa na agad namang tumayo. They gave Alanis a polite nod bago tuluyang lumabas. Humakbang si Clark patungo sa kanya. Ang mga matang kanina dinatnan niyang seryoso nakikipag-usap. Ngayon kasing itim ng gabi sa pagkakatitig sa kanya. Desire in his eyes. Hello, Annie Clark. His voice a note huskier and gave her a deep and hungry kiss. Tuluyan naglaho ang agam-agam ni Alanis. Being in Clark's arms was pure delight. She melted and went soft and warm as she welcomed his hungry kiss. Hi, Aniya na iwan ni Clark ang mga labi niya at mahabol ang paghinga. I'm glad you came. Kanina pa ako gusto makita ka. She pouted and played with the lapel of his shirt. You know where I am? Yes, of course. Banayad itong sabi. But I've been so busy. Sinikap niya kumawala mula sa pagkakayakap nito, subalit hindi siya pinahintulutan ni Clark at inakay patungo sa sofa at naupo. He was gazing at her passionately while his fingers combed through her hair. Ang ipinakikita ni Clark ay sapat na upang mawalan tuluyan ang reservation ni Alanis. I thought what happened last night was just a dream. A beautiful dream. Na magising akong wala ka sa tabi ko. Oh darling, hinapit siya ni Clark at muling inangkin ang mga labi. You were so lovely in your sleep. At ganoon na lang ang pagpipigil ko sa sariling bumalik sa kama and make love to you hanggang sa magising ka. May pakiramdam si Alanis na may init na gumagapang sa tiyan niya pababa sa puso sa sinabing iyon ni Clark. Why didn't you? She teased. Clark groaned. Something came up. The phone rang. It was Levy. Kumunot ang noon niya. Bakit hindi ko narinig? Magaan lang ang tulog ko, Clark. I grabbed the phone bago ka pa magising. You were sleeping in my arms so peacefully. Hindi kita gustong gisingin pagkatapos ng ginawa ko sa iyo. She blushed. Pagkuway iniba ang usapan. Who were those men? Sila ang head ng security. Ang mga mata nito ay nahalinhan ng pagdilim. Agad na nahulaan ni Alanis kung bakit maghapong abala si Clark. It's my stepfather, isn't it? You have heard from him? Tumango si Clark at pinakawalan siya. Yes, nasa bahaging ito ng Luzon si Florendo Alanis. Darating siya anumang sandali. Oh, bulalas ni Alanis. Bigla nawalan ng kulay ang mukha. Darating si Florendo. Isang pagkakalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawala ni Clark. Again, I am sorry, Alanis. Hindi ko gustong malagay ka sa ganitong sitwasyon at wala akong magagawa upang proteksyonan ka sa sakit na mararanasan mo sa sandaling mapasa kamay namin sa Florendo. Subalit pagkatapos ng lahat ng ito ay makakauwi ka na. You can go back to your normal life. Iniyakap niya mga braso sa sarili upang makadama ng init. May pakiramdam siyang biglang lumamig sa paligid
at anumang sandali magtatagis ang mga ngipin niya sa ginaw. Alanis, what's wrong? Si Clark at hinawakan siya sa mga kamay. Maling-mali ka, Clark. Nothing will ever be normal again. Wika niya sa bahagyang nanginginig na tinig. Muli magsisimula ang bangungot sa buhay ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Clark sa pagkakatitig sa kanya. Hindi kita naintindihan, Alanis. Are you worried that I won't be seeing you again after this will be over? Dinala nito sa bibig ang kamay niya at hinagkan. Dahil kung iyon ang dahilan, tinitiyak ko sa iyo. Hahanapin kita, nasaan ka mang panig ng mundo. Umiling ang dalaga. Hindi matiyak sa sarili kung dapat sabihin kay Clark ang takot na nasa dibdib niya. Kung tamang sabihin sa kauna-unahang pagkakataon sa isang tao ang sanhi ng mga bangungot niya. Or in your heart, sa kabila ng mga nangyari sa atin, eh hindi mo magawang patawarin ako sa gagawin kong paghuli kay Florendo? His voice mixed both with sadness and roughness. Umigting ang mga bagang. Clark, she said worriedly, naisip mo ba? Kahit minsan na baka napakadali para kay Florendo dumating at umalis sa rancho ito na kasama ako. I am sorry to disappoint you, Alanis, pero hindi mangyayari iyon. And you don't even want to entertain the possibility that he might succeed in getting me back? No, nasa tono nito ang kumpiyansa at dapat ay makapanatag sa kalooban ni Alanis iyon. Subalit hindi iyon ang nararamdaman ng dalaga. Bagaman kahit paano, may pag-asang gustong sumibol sa dibdib niya. Hindi makakalabas ng ranchong ito si Florendo, kahit nadalhin pa niya ang army niya. Sa bawat bahagi ng lupain ito, ay may nakaabang sa kanya. Walang masasaktan at mamamatay malibang gusto ng mga tauhan niya magbuwis ng buhay para sa kanya. I wish I could totally believe that, Clark. Ani Alanis na sinabayan ng buntong hininga, ang mga braso iniyakap sa sarili. Pero natatakot ako. Tumiyem ang mukha ni Clark. Ikinatatakot mong hindi siya magtagumpay na kuhanin ka rito? No, umiling siya. Natatakot ako makuha niya ako mula rito. Lumalim ang kunot sa noo ni Clark. Inabot ng isang kamay ang mukha ng dalaga at itinaas. Ano bang sinasabi mo, Alanis? Hindi kita naintindihan. Clark, ikinatatakot kong magtatagumpay si Florendo na kuhanin ako mula sa iyo. Wika niya sa nanginginig na tinig. Yumakap sa lalaki at inihilig ang mukha sa dibdib nito, taking comfort and security from the warmth of his body. At sa pagkakataong iyon, ay gusto niyang sabihin kay Clark ang isang bagay na kahit minsan sa buong buhay niya ay wala nakakaalam. May kalituhang itinaas ni Clark ang mukha niya. Alanis, you're not making any sense. Florendo would come and rescue me. Natitiyak ko iyon. Of course, matagal na naming alam ni Levi iyon. Florendo is powerful and ruthless. It would be easy for him to use his military cohorts upang pasukin na rancho at kuhanin ako. At sa sandaling mangyari iyon, ay titiyakin niyang hindi na mauulit ang pangyayaring ito. He will take me back to Mindanao at mananatili roon habang buhay kung hindi man sa ibang bansa. Hindi mangyayari iyon, Alanis, dahil hindi siya magtatagumpay na pasukin ng rancho at hindi siya mahuhuli. Kumawala ang dalaga, magkasama ang takot at galit at umingala sa lalaki. Hindi mo ko naintindihan. Sobrang tiwala mo hindi makapasok ng Florendo sa rancho. Pero paano ko magawa niya at makuha niya ako muli? Hindi ko gustong bumalik kay Florendo, Clark. Unti-unti nagbagong ekspresyon ang mukha ni Clark. Naroroon ang pagtatanong at kalituhan. His eyes searched her face. Alright, listen, she sighed wearily. Ang buong buhay ko ay nasa impluwensya ni Florendo. Nakakulong ako sa isang gintong hawla at ginagamit niya ang mama upang huwag akong tumakas. Sinulyapan niya si Clark na nanatili nakatitig sa kanya. Gusto niyang sabihin dito ang hawakan siya, yakapin at huwag ilayo sa mga bisig nito. But she held herself. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng manatiling hindi kumikibo si Clark. I was 12 when I first met Florendo. Kasama ako ng mama sa isang seminar ng mga teacher sa isang hotel. I was sitting at the lobby at napuna kong titig na titig siya sa akin. Then he smiled at me. I smiled back too. I was just a kid and he looked kind. Nilapitan niya ako at ipinakilala ang sarili. I couldn't remember what we were discussing about, but I enjoyed talking to him. Then I remembered introducing him to my mother
who came for me. The next I knew, the three of us were dining together in one of the hotel's restaurants. One meeting led to another. He wooed my mother and married her. He was so nice and so kind and charming that when he asked my mother that he was going to adopt me, my mother didn't give a second thought. Hindi ko gustong baguhin ang pangalan ko at palitan ang kanlas, subalit wala akong magagawa. Besides, I like him too. Nagkaroon ako ulit ng bagong ama sa katauhan ni Florendo, who showered me with kindness, love, and material things. Nanatili hindi kumikibo si Clark. Walang sinasabi si Alanis na hindi nila alam ni Levi. She was Florendo's baby, Florendo's beloved stepdaughter. And how could Alanis love him back kung dahil sa kanya ay mawawalan ito na kinikilalang ama? A stab of pain sliced his chest. He reached out for her. Sadness in his heart, he kept her against his chest. Subalit wala itong magagawa. Hindi nito maiurong ang lahat. Florendo must be brought to justice. Gumanti ng yakap si Alanis. There's something else you must know. Sabihin mo sa akin. Pabulong nitong sagot. Holding her close against his chest, he was hurting. Hindi nito mapagbigyan si Alanis kung hihilingin niya huwag nang ituloy ang binabalak nila. Kahit marahil hindi ang pamilya Montales ang nasasangkot ay kailangan pagbayarin ni Florendo ang mga krimeng ginawa nito. Kahit kailan ay hindi nakikita ng mama ang mga kamalian ni Florendo Clark. Patuloy niya, Florendo showered her with what she thought was love and concern. He loves you both. No, marahas niyang sabit kumawala. Ginagamit niya ang mama para sa akin. Looking back, I realized he was obsessed with me from the very first time he laid his eyes on me. Siyempre hindi ko yun alam noong una. Tulad ng mami na bigha niya ako sa charm ni Florendo at sa mga material na bagay na ipinagkakaloob niya sa akin. Sa mga mata ng ibang tao ay napakapalad namin ng mama. Iyon din ang iniisip ko noon. Mag-iisang taon na silang kasal ni mama nang sa hindi ko matanda ang dahilan ay nangilag ako kay Florendo. I started feeling uncomfortable every time he as much as touched me. Kahit ang mga titig niya sa akin ay hindi ko gusto. I couldn't remember what started it. Hindi ko matukoy. Hindi halos humihinga si Clark. Hindi nito matitiyak kung saan patungo ang pagkukwento ni Alanis. Sa kaibuturan ng isip ay umaasang hindi ang tinatakbo ng isip nito ang naisabihin ng dalaga. Hanggang sa isang gabi nagising ako nasa tabi ng kama ko sa Florendo. Ginigising ako. Clark groaned inwardly. Clark closed his eyes tightly. He could was coming at hindi nito gustong marinig iyon. But guess what, he couldn't tell her to stop. Not when she was opening up. He woke me up. Woke me up with ugly and obscene words I never thought and dreamed I would hear from him. Nang magising ako ay madilim at naramdaman kong dinadama niya ang buong katawan ko. Her voice quivered and her body trembled. I would have screamed, but I was too shocked that no voice came out from my throat. The things that he was telling me was awful and ugly. Kinabig ni Clark ang dalaga ng mahigpit. Hinagka ng ibabaw ng uli niya, wanting to give her the comfort and security his arms could offer. Alanis, I'm sorry, he whispered. I am so sorry. I climbed out of my bed so fast and ran to my study table. I remember that the cutter I used for my school project was there. Alanis, honey, come to Papa, sweetie. Go away, she shouted. Humigpit ang hawak sa cutter. Sa kauna-unahang pagkakataon, inatanto ng dalaga na hindi lang minis ang pagkakataong maaari siyang pinagmamasdan ni Florendo mula sa dilim. Di mga gabi nagigising siyang tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Tila may nakatagong anino mula roon. I love you, sweetie pie. I won't hurt you know that. Don't be afraid, honey, ani Florendo sa banayad at nanggaganyak na tinig. Tinatawid nito ng dahan-dahan ang distansya na kapagitan sa kanila. Whispering assurances, kasabay na masasagwang salitang gusto magpabingi kay Alanis. Ang anino nito ay tila halimaw sa dilim, sa paningin at pakiramdam ng dalaga. Huwag kang lalapit. Humakbang siya paatras, subalit patuloy ang anino sa paglapit. At naakma siyang hahawakan ay itinaas ni Alanis ang kamay at inilabas ang cutter sa anino. Napasigaw si Florendo at mabilis na umatras at dinukuha ang lampshade at binuksan ang ilaw. Nakita ni Alanis ang dugong gumuhit
mula sa hubad nitong dibdib. Hindi naman siya ganoon kalakas upang makagawa ng talagang pananakit, subalit matalim ang Carter at humiwa iyon sa laman ni Florendo. Nanlaki ang mga matang binitawan ni Young Carter na may bahid ng dugo at tinakbo ang pinto at lumabas. She was crying and so scared. She ran to her mother's room, turned the light on, and woke her up. Alanis, naalimpungat ang sabi ng ina. Mama, pumanhik sa kamang dalagita at humagulhol ng iyak sa pagkamangha ni Antonia. What's wrong, darling? At bago pa makapagsalita ang dalagita, ay lumitaw sa pinto si Florendo. At nang makita ni Antonia ang sugat sa dibdib ng asawa ay napabangon itong bigla. What happened to you? She asked worriedly. He smiled patiently at masuyong sinulyapan si Alanis. Pagdating ko sa bar, ako tumuloy, darling. Nagsali lang ako ng alak at dala ko iyon patungo rito sa silid natin. Nang mapatapat ako sa silid ni Alanis, ay naulinigan kong tila sumisigaw ang anak mo mula sa silid niya. Natural, pinasok ko siya upang alamin kung anong nangyayari. Nananaginip ang anak mo at nang ginigising ko'y bumalikwas ng bangon at inabot ang cutter. Niyuko nitong sarili. Heto nangyari. Alanis, bulalas ni Antonia sa anak. Calm down, darling. Hindi sinasadya ni Alanis iyon. She was having a nightmare. Weren't you, sweetie pie? Hindi makapaniwala ang dalagitang ganoon kadali nagawa ng paraan ni Florendo ang lahat. She was still sobbing nang lumapit sa kanya si Florendo. One arm on her shoulder. Another hand wiped the tears from her eyes and planted a soft kiss on her temple. What was the nightmare all about, sweetie pie? She could have cringed at pahisterya ang itulak si Florendo kung hindi niya nakita ang pag-aalala sa mukha ng ina niya habang nakatingin sa sugat ng asawa sa dibdib. Hindi ka dapat naglalagay ng matatalim na bagay sa silid mo, Alanis. Antonia reprimanded her daughter gently. Ano ba na panaginipan mo? I couldn't remember, ma. She sobbed silently, fearfully. Siya, bukas na natin pag-usapan iyan. Ngayon ka lang na naginip ng ganyan, diba? Tahimik at tumango si Alanis. Sinulyapan ni Antonia ang dibdib ng asawa. Teka, at kukuha ako ng gamot sa sugat mo. Ani Antonia at humakbang patungo sa medicine cabinet na nasa banyo. Sinamantala ni Alanis iyon at mabilis at tinabik ang kamay ni Florendo at puloksong bumaba ng kama at tinakbo ang pinto palabas. Hindi halos napansin ni Alanis na halos bumaon ang mga kuko niya sa braso ni Clark habang sinasalaysay ang nangyayari. Clark didn't mind the pain she unwarily inflicted. Sa kabila ng lahat, ay hindi gusto ni Florendo na matakot at mag-alala ako. Hindi na niya inulit ang nangyari. Maaalalahanin at mabait pa rin siya. He continued to shower me with expensive gifts that I started to hate silently. My mother felt so lucky for having a husband like him. At iyong pagiging mapagmahal ni Florendo sa akin na sa paningin ng mama higit pa sa tunay na anak, mas maalalahanin pa si Florendo sa amin kaysa sa tunay kong ama. Nang ipadala niya ako sa Switzerland, 2 beses sa 1 taon, kung dalawin niya ako sa dormitory. He took me out to dinner, to the malls. Sa paningin ng iba, he was a devoted father. No one knew that he was treating me like a beloved girlfriend. And he wanted to scratch his face every time he gave me the fatherly chaste kiss whenever he took me back to the dormitory. Oh, Alanis, I'm glad he didn't hurt you. It would have been traumatic. Annie Clark, ang mga muscles sa mukha ay nagagalawan. Nadagdagan ang kasalanan ni Florendo rito sa bawat segundong lumilipas. But why didn't you tell your mother? Natatakot ako maging sanhi na kamatayan ng mama iyon. Bago pa siya dinala ni Florendo sa Mindanao, ay may sakit na ang mama. And I've learned to play his game, Clark. His delusion that I would soon learn to love him was my salvation in the last few years. You're 18 now, honey. Annie Florendo, habang nasa isang restaurant sila, hinug na para pitasin. Hindi mo na ako magagawang iwasan. He smiled tenderly at her. You're sick, Florendo. Kung inaakala mo magtatagumpay ka sa binabalak mo'y nagkakamali ka. Honey, he said patiently, you would soon feel differently kapag naganap na ang dapat maganap. You were still young then, kaya hindi ko ipinilit ang gusto ko. Napakadali ko magagawa iyon kung gugustuhin ko. Pero hindi mo pa ako maintindihan kaya nagpigil ako. And I don't want you to upset and hate me. You are my mother's husband. How could you?
I married your mother because of you, Alanis, he said softly. It was you I wanted. Alam kong alam mo yan. Hindi ko yan minsan na ipaparamdam at ipinahihiwatig sa iyo. But anyway, kaya ko pa maghintay, honey. Ang bungang hinog sa puno ay napakatamis sa sandaling iyong kinain. Bastard, she hissed. I'd rather die than, he cut her off. Talking of dying, your mother isn't always well, Alanis. He was speaking softly, and yet Alanis could sense the underlying threat at nanlaki ang mga mata niya. You can't. Muli pinutol ni Florendo ang sasabihin niya. You are the most precious thing in the world for me, my dearest Alanis. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, para sa atin. I have long realized that she was using my mother upang manatili ako sa poder niya. Ginawa niya ng paraan ng pagkakasakit nito, kaya walang masabing sakit ng mga doktor na kuway pinatingnan namin. At nang hindi na niya ako pabalikin sa Switzerland, ay naghinala ako, patuloy ang dalaga. Alam ko na sa malaon at sa madali ay hindi ko maiiwasan si Florendo. Nakataya sa pagpayag ko ang kalagayan ng mama, kaya naisipan ko tumakas. Alam kong hindi niya gagalawin si mama hanggang hindi niya ako nakikita. Pareho naming alam iyon. At nakapagitan sa aming dalawa ang aking ina. He wouldn't hurt her because that would make me hate him forever. And you thought it was Florendo who snatched you from the beach? Tumango ang dalaga. Yes, at kung nagkataong siya ang nauna nakakita sa akin, inatitiyak ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makatakas pa mula sa kanya kahit kailan. Tumingala siya sa binata, tinitigan ito. But then you kidnapped me and again I was a captive. That pained him. Last night was the best night in his whole life. He loved her. He finally admitted it to himself this morning while watching her sleep. Pero ngayon kinatatakutan niya baka hindi siya mahalin din ni Alanis. Dahil baka ang magiging pakahulugan ni Alanis sa pag-ibig niya ay isang hawla. It took her a lifetime searching for freedom and she wouldn't just let go of it. At kahit anong mangyari, Clark, untag ang dalaga sa pag-iisip nito. Hindi ako papayag na makuhang muli ni Florendo. Hindi mangyayari iyon, Alanis. I'll kill that bastard first, he said grimly. At muli ikinulong sa mga bisig ang dalaga. Ipinangako ko yan sa iyo. Nothing and no one will hurt you again. And most of all, I don't want to let you go. Days ago, he would have been glad to let her go once Florendo was caught. Subalit hindi ngayon. Lamang, alam nito hindi nito magagawang sikilin ang kalayaang hinahangad ng dalaga. Nasa ganoon silang ayos nang tumunog ang telepono sa mesa ni Clark. Hesitantly, he released her and took the phone from its cradle. Yes, wika nito sa kausap. She left. Damn it, bakit pinayagang makaalis ng mga gwardya? Hindi sa mga panahong ito dapat na umalis si Grace. Baka mapahawak siya. That is what I thought, si Levi sa kabilang linya. Pinaghihintulutan ng mga security na makaalis dahil ang sabi nagpaalam sa iyo. Damn it, patuloy ito sa pagmumura. Give further instructions to the guards. Walang papayagang makalabas anumang oras hanggang hindi nililinaw sa akin. Florendo doesn't know her, and Grace is not foolish to expose herself in danger. Alright, he said resignedly. Anong balita? Si Alanis ay nanatili nakamata sa lalaki. She would have listened more nang mabaling ang pansin niya sa pagbukas ng pinto at sa pagpasok ni Karel. Si Clark na napalingon ay kumunot ang noo na makita nag-iisang pumasok sa silid ang bata. Hi, Alanis smiled at the little girl. Lumapit si Karel sa kanya at nagpakandong. I am glad you're here with my daddy. Then we can tell him what I told you this morning. Karel, shh. Pabulong na awat ng dalaga sa kabilang tenga ng bata. Please don't say anything about it to your father, please. Kunwari nag-iisip si Karel bago. Okay, but we have to tell him soon. Si Clark at tinapos na ang pakikipag-usap kay Levi ay lumapit sa dalawa. Nang nasa malapit ng ama, itinaas ni Karel ang dalawang kamay upang magpakarga rito. Clark scooped her in his arms and planted a sweet kiss on her cheek. He spoke closer to her other ear. What is it that you have to tell me soon, sweetheart? Oh, secret namin iyon ni Alanis. Sinulya pa nito ang dalaga. But we will tell you soon, di ba, Alanis? Hindi malaman ng dalaga ang isasagot at umikim. Okay, so you both have a secret, huh? He said, cocking his head. Pagkuwan ay kumunot ang noo. Nasa nangyaya mo, Karel? Ewan,
She shrugged. Ang sabi ko sa iyo, hindi ka hihiwalay sa yaya mo, diba? I want to see you, Daddy. Bumaba ang tingin nito kay Alanis. Sasabihin ko sana sa iyo iyong yung sekreto namin ni Alanis. Pero saka na lang. He chuckled. Now, you have me intrigued, sweetheart. Muling bumukas ang pinto at pumasok si Nanita. Ibinigay ni Clark ang bata dito. Manatili kayo sa silid sa kabila, Eloy. Doon kayo matutulog ni Karel ngayong gabi at hindi kayo lalabas ng silid o aalis sa basement hanggang hindi ko sinasabi. Mahigpit nitong bilin. Ang pagkain ninyo ay ibababa ni Nanita. Opo, sir. Tayo na, Karel. Tahimik na sumama ang bata. Pagkasara sa pinto ay agad at tumayo si Alanis. Bakit ganoon na lang ang bilin mo, huwag silang aalis sa silid? Nasa daan na si Florendo patungo rito, Alanis. He said grimly. Napahawak sa dibdib niya ang dalaga. One of our men reported that his vehicles were seen in Lawag. Tatlong sasakyan, dalawang kotse at isang Pajero. Huminto sila sa Fort Ilocandia. Hindi ko alam kung saan sa tatlong iyon nakasakay si Florendo. O baka hindi siya sakay sa alinman sa mga sasakyan. Subalit isa ang tiyak. Ang laman ng dalawang kotse ay mga militar na nasa payroll ni Florendo. Iyon bang itinawag sa iyo ni Levy? She asked nervously. Tumangon si Clark. Ilang oras mula ngayon ay matatapos na ang lahat ng ito. Nagsisimula na kumalat ang dilim sa buong rancho at paikot-ikot sa silid niya si Alanis. Ang hapon ang ipinapanhit niya sa isa sa mga katulong ay nanatili nakatakip sa mesita at hindi niya magawang tignan man lamang. Isang oras mahigit na nakalipas mula na huli silang mag-usap ni Clark. Halos mabiyak ang dibdib niya sa matinding kaba at tensyon. Anumang oras ay inaasahan niya may maririnig siyang putok ng mga barel. Nang bumukas ang pinto niya at sumungaw si Clark, ay halos pasigaw ang tanong niya sa matinding tensyon. What happened? Bakit ngayon ka lang? Nasaan na si Florendo? 10 minuto nang lumipas, wala nang umalis sa Fort Ilocandia ang tatlong sasakyan. It would take more than 4 hours bago sila makarating dito. Pero si Florendo, may nakakita ba sa kanyang sakay na isa sa mga sasakyan? Umiling si Clark. Honestly, walang report na nakitang sumakay si Florendo sa tatlong sasakyan. But he was seen by one of our men na nag-check-in sa Fort Ilocandia kanina. Oh God, bulalas ng dalaga. Ang sabi mo eh, calm down sweetheart, banayad na putol ni Clark sa sinasabi ng dalaga. Ang sabi ko ay hindi sila makakapasok sa rancho na hindi namin malalaman. Subalit hindi makuhang ikalma ni Alanis ang sarili. Florendo ruled her life for years at hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin niya maalis na huwag matakot. Come here, ani Clark at inilahad ang mga bisig at pumaloob doon ng dalaga. Stay with me, Clark, she whispered. She wouldn't make it through the night kung mag-iisa lang siya sa silid na iyon. Kahit sandali lang, I'm not going anywhere. Mahigpit siya nitong niyakap at hinagkan sa ibabaw ng ulo. Alam ni Levy na naririto ako at dito niya ako hahanapin. Inakay siya nito sa kama. Tinanggal lang ni Clark ang jeans nito at nahigang kasama si Alanis sa kama. Sa isang napakatagal na sandali, ay walang usapang namamagitan sa dalawa. Kontento na si Alanis na nasa mga bisig ni Clark. Nakatalikod siya rito at nakayakap ito sa kanya. Walang natatandaan si Clark na nagkaroon ng ganitong damdamin sa isang babae. He had never known how a woman could get beneath his skin and fill up his heart, his whole senses, tulad ng ginagawa ni Alanis sa kanya. Patuloy sa paglipas ang mga sandali. Alam nito na anumang oras ay tatayo ito at haharapin ang dapat harapin. But he couldn't do that without taking her again, if only for the last time. He softly caressed her breast and he was rewarded by a soft sleepy moan. I want you, Alanis. I need you so much, he whispered as he gave her shoulder one sweet bite. I want you too, sagot ng dalaga. Banayad na itinaas ni Clark ang damit ng dalaga and slid her briefs down. Alanis made the job easy by helping him. Hindi binago ni Clark ang posisyon nilang dalawa, as if to move would take so much precious time away from her. It was pure bliss being in Clark's arm. Kung maaari lang manatili sa mga bisig dito sa habang panahon, na magmulat siya ng mga mata ay nakatitig sa kanya si Clark. How long have you been staring at me? She asked softly.
He smiled. A lifetime. I want to preserve the memory of you in my mind. Memory? Why memory, Clark? When I could be here with you forever if you want me to. Ang sakit ng damdamin ay gumuhit sa kanya mga mata na agad niyang ibinaling ang mukha upang huwag makita ni Clark ang nakapaloob doon. He didn't promise her anything, only safety from Florinda's hands. But she wanted more than just safety. Gusto niyang ipangako ni Clark sa kanya ang bukas. Ang habang panahon, tumunog ang telepono sa ibabaw ng night table. Agad iyong inabot ni Clark sa kalagitnaan ng unang ring. Yes, may kung ilang sandaling hawak nito ang phone na hindi nagsasalita. Bago, nandyan na ako. Ibinalik nito sa cradle ang telepono at mabilis na bumangon. What? Sa Alanis na ang kaba ay halos magpabasag sa dibdib niya. Isang yate ang nakita sa laot. Walang ilaw. Mabilis nitong isinuot ang pantalong maong. At pagkatapos ay inabot ang t-shirt at habang ibinobotones nito iyon ay yumuko at hinagkan si Alanis sa mga labi. May papangako mo ba sa akin hindi ka lalabas ng silid mo? Tumango siya at may pakiramdam siyang gusto maparalisa ng buong katawan niya. Clark, mag-iingat ka. I will. Ikandado mo ang pinto mo paglabas ko. Tinitigan siya nito na may kung anong sandali. Bakit? Nagbuntong hininga ito. Nothing. Bolt the door. Hanggang sa maisara ni Clark ang pinto ng silid ay nanatili nakamataroon si Alanis. She couldn't help the pounding in her ears. Ganoon din ang matinding sindak na tila pumipilit sa sikmura niya. Marami mga tauhan sa rancho si Clark. Nakahanda sila ni Levi sa sandaling ito upang mahuli si Florendo. Wala siyang dapat ikatakot at ikabahala. Subalit, hindi siya makalmante sa kalamang iyon. Hindi darating si Florendo sa rancho na hindi alam kung anong dadatnan. Kasing tuso ng ahas ang stepfather niya. At ang maghintay sa kahihinatnan na mangyayari ay ang pinakamahirap na bagay na magagawa niya. Kailangan niyang tumayo at kumilos bago pa siya mabaliw sa pagtitig sa apat na sulok ng silid na iyon. O di kaya ay mamatay sa matinding tensyon. Bumaba siya ng kama at nagbihis. Ang takot na umiiral sa katauhan niya ay nagpapabagal at hindi nagpapatama sa mga kilos niya. Pagkatapos makapagsuot ng jeans at t-shirt, ay lumabas sa veranda si Alanis. She could see shadows moving quietly. Or was it her imaginations? Pumasok siyang muli sa silid at lumabas mula roon. Nasa hallway na siya sa labas ng silid niya nang marinig ang mga putok. Napasinghap ang dalaga at nahinto sa paghakbang. Tila may malakas na dagot siyang naramdaman sa dibdib niya. Pagkatapos ay nauulinigan niya ang mga tinig ng mga kalalakihan sa di kalayuan na tila nagkakagulo. Sandali ay napuno ng kalituhan ang isip niya. Saan siya pupunta at anong gagawin niya? To the basement kung saan naroroon si Karel. She would feel safer there with her. Hihiga siya sa tabi nito at hihintayin doon si Clark. Patakbo niyang tinungo ang hagdan pababa sa ground floor. The whole house seemed deserted. At mula sa glass door panel, ay tila wala katapos ang kadiliman ang nakikita niya. Bagaman alam niya na papaligiran ang buong bahay ng mga tauhan, ang mga anino nakatago sa dilim. Patakbo niyang tinungo ang hagdan patungo sa basement. Nasa pasilyo na siya patungo sa silid na inookupahan ni Karel at Eloy na mula sa dulong pasilyo, ay dalawang tao ang naaaninag niya sa mapusyaw na liwanag ng hallway. Alanis, tila siya na estatwa sa pagkakatayo. Ang marahas sa tinig na iyon ni Florendo ay tila kulog sa pandinig niya. She blinked twice bago tuluyang lumiunaw ang dalawang tao sa dulo ng pasilyo. Itim ang suot nito, tila kapote na nakabalot sa katawan. Subalit nang alis nito ang plastic hood at nimitian si Alanis, ay ganoon na lang ang pagsisikap niya huwag umikot ang paningin. Pagkatapos, ay inilipat niya ang tingin sa katabi nito. Si Grace, she reached for the wall at umamot doon ng lakas. Nang muling sulyapan ni Alanis sa Florendo, ay humakbang ito palapit. Kumikislap ang mga mata nito sa pamilya ng obsession at paghahangad sa kanya. She wanted to run as fast as she could away from him. Pero tila ipinako siya sa pagkakatayo. Nakangiti inilahad ni Florendo ang kamay sa kanya. I'm here not to get you, Alanis. She was so afraid, subalit hindi kailangan makita ni Florendo iyon. Sa naniningkit na mga mata, ay tinuo niya ang paningin kay Grace. You betrayed Clark, galit niyang akusa.
How could you betray them? Isang paismed ng ngiti ang baliwalang pinakawala ni Grace. Ikaw lang ang kailangan ni Florendo Alanis. Bakit kailangan pahirapan ko ang mga bagay-bagay at naising maraming masaktan ng dahil sa iyo? Clark and Levy would kill you for this. Iyan ay kung malalaman nila. Wika nito na sinulyapan si Florendo. He promised to hurt no one basta maituro lamang kita sa kanya at maialis sa ranchong ito ng ligtas. Paano mo nagawa ito, Grace? This man killed your sister. Half-sister, which I didn't really care that much. She sneered. Inago ni Chrisette ang atensyon ng ama ko mula sa akin. Then got so lucky when she married Clark. Pagkuwan ay tumalim ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Besides, matagal na nangyari iyon. 4 na taong mahigit na. Let's go, Alanis. Si Florendo, naghihintay ang mama mo sa atin. She's so worried about you. Sandali siya natigilan pagkarinig sa pangalan ng ina. Subalit sandali lang iyon, marahas siyang umiling. No, hindi ako sasama sa iyo, Florendo. You can't use my mother this time. Kumunot ang noo ni Florendo. Tila hindi mapaniwala ang marinig sa kanya iyon. Mula sa pinanggalingan ng mga ito, ay isa pang lalaki ang lumitaw. Tauhan ni Florendo at may armas na nakatutok sa kanya. Your man's pointing his gun at me. What? Nilingon ni Florendo ang tauhan at galit na inutusang ibaba ang sandata. Agad namang sumunod ito. Now, let's go, Alanis. Wala na tayong oras. Muli nitong iniabot ang kamay sa kanya. Paano kayo nakapasok dito? She was buying time. Kahit anong mangyari, ay hindi siya sasama kay Florendo. Napapaligiran ng mga tauhan ng buong bahay. Not the secret basement door, darling. Si Grace, smiling. Hindi iisipin ni Clark at Levy na may gagamit ang sekretong daan sa basement palabas. Ang ibabaw ninyo ay puro mga paso ng halaman. Pagkuwan ay tumalim ang mga mata nito. Now, Alanis, go with him bago pa bumalik si Clark. Hindi mo gustong masaktan siya, diba? Sa loob ng silid ni Karel ay nagising ang bata sa ingay mula sa labas ng pinto nito. Agad itong bumangon nang marinig ang tinig ni Alanis. Hindi ka maaaring lumabas, Karel. Mariimpigil ni Eloy sa braso ng alaga. Hindi ito tulog at kanina pa nito naririnig ang usapan sa labas. Halos hindi rin ito humihinga sa takot. No! Iwinaksi patulak ng bata ang yaya at mabilis na tinakbo ang pinto. At bago pa napigilan ni Eloy, ay tuloy-tuloy nitong binuksan ang pinto at lumabas. Karel! Sindak na bulalas na Alanis na sumigaw ang bata mula sa pinto ng silid nito. In her pajamas, Alanis, Aunt Grace, what is wrong? Who are these men? Go back to your room, Karel. Alanis shouted at the top of her voice so the girl could hear her. Now, subalit hindi tumitinag ang bata sa kinatatayuan nito at nanatiling pinaglipat-lipat ang tingin sa mga lalaki. You are the bad men my daddy was telling about, wika nito. Her eyes huge and her small face as she surveyed the two men. And you're going to take Alanis from us. Karel, iha, sa Eloy na nanginginig na tinig at akmang kakargahin ang bata, subalit humakbang palayo si Karel. Bad men took my mama. Now that Alanis is going to be my new mommy, you will take her again. No! Isang ungol ang kumawala sa bibig ni Alanis. Si Grace ay galit na nanlaki ang mga mata at tinitigan ang bata. What do you mean? She shouted. Alanis will be my mommy. Hindi ikaw, Aunt Grace. Anong ibig sabihin ng bata? Pinaglipat-lipat ni Florendo ang tingin kay Alanis at Grace. Tumiyam ang mga bagang. Naging mapanganib ang mga mata. Let's get out of here, Florendo. Take your precious Alanis with you. Sigaw ni Grace na nanlilisik ng mga mata. Dalian mo o hindi ko yung kakalabas ng buhay dito. Nilingon ni Florendo si Grace. Then, I'll kill you first. Hindi birong salapi ang hiningi mong kapalit. Pagkatapos ay humakbang at mabilis hinawakan nito ang kamay ni Alanis. Tayo na, maraming sandali na nasayang sa atin. Subalit tinakbo ni Karel si Alanis at yumakap sa mga binti ng dalaga. No, huwag ninyo siyang kunin. Bago pa makakilos si Alanis ay niyuko ni Grace ang bata at pahablot na kinuha mula sa pagkakayakap sa mga binti niya. Come here, brat. Alanis closed her eyes. It had to be now or never. She got hold of Florendo's wrist na nag-aakalang sumasama na siya rito. Maingat na kinapang palapusuhan nito.
Then her thumb pressed the pressure point and twisted his arm. Napaoklo si Florendo, kasabay na matinding sakit na bumabalate sa mukha nito. Nanlaki mga mata ni Alanis. She couldn't believe that she inflicted him that pain, and it felt good. Alanis, anong? He was on his knees. Pain and weakness filled him. Bitiwan mong kamay ko. I am not coming with you, bastard. She hissed, sinikap ni Florendo, na lumingon sa tauhan na hindi rin malaman ang gagawin. Ang armas ay nakataas at hindi malaman kung saan iuumang. Then we will all die here. Kill the girl and Grace. Nakuhang iutos si Florendo sa panlalaki ng mga mata ni Alanis. No! Sigaw ni Alanis, sabay bitiw sa kamay ni Florendo at patakbong tinungo si Cargill. Tulad sa isang slow motion, ay hinablot niya ang bata mula kay Grace. Ang tauhan ni Florendo sa dahiblang pagitan ay nawala sa target ng isang malakas na flying kick ang tumama rito. Ganoon man, ay naiputok na nito ang baril na hawak. Ang bala ay humagin sa kaliwang balikat ni Alanis at tumago sa dibdib ni Grace. Sabay na tumumba sa sahig ang tatlo. Kasunod rin noon ay ang pagbagsak ng tauhan ni Florendo. Si Florendo na hindi pa halos nakaka-recover sa panghihina ay pagapang na lumapit kay Alanis ng isang malakas na sipa sa sikmura ang tumama rito at gumulong ito palayo. Oh God, Alanis, tinamaan ka! Sindak na napaluhod si Clark sa tabi ng anak at ng dalaga, gathering them in his arms and hugging them tightly. Daddy, I am okay, Clark. Wika niya sa nanginginig na tinig. Nilingon si Florendo na napusasan na ni Levi. Ang kilot ng sugat ay napangibabawa ng kasiyahang malaya na siya kay Florendo. Take your girl out of here. I'll take you both out of here. Pero may sugat ka. Marahas nitong sinuri ang katawan ng dalaga at pagkatapos ay ang anak kung may iba pang napinsala. Na makitang wala at hindi mapanganib ang haging nito sa balikat ay humalili ang relief sa terror na nadama nito kani-kanina lang. Nakababa na sila mula sa hagdan sa likod na dinaanan ng mga ito nang marinig ang utos si Florendo sa tauhan. He almost died when Alanis dove for his daughter that he was paralyzed for a moment. At ang galhiblang sandaling iyon ay muntik na ikamatay ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. He was so foolish to have allowed fear and stop in his tracks in that single moment. He could have lost them both. Alanis, honey, si Florendo, naroon pa rin ang disbelief sa mga mata. You can't allow them to do this to me. Go to hell, Florendo, wika ng dalaga sa kalmanting tinig. Her fear for him was totally erased. He wasn't that powerful as she thought all her life. She saw his pain as she tried one of the self-defense she learned and studied years ago. Get him out of here, Levi, before I kill him with my bare hands, utos ni Clark sa nagtatagis ng mga bagang. It would be easy to kill you, Canlas, if only for the reason that you are still breathing. I'll send medic people for Grace, ani Levi, na hinila si Florendo at kasino nang sinulyapan ang dugo ang babae. Noon lang naisip ni Alanis si Grace. Oh God! Don't touch her, si Clark na inawat ang dalaga sa tangkang paghipos na nakahandusay ni si Grace. Ibinigay kay Alanis si Kirill. Don't let her see her aunt. Nilapitan nito at pinulsohan ng babae. The muscles in his jaw flexed, then shook his head sadly. Then lumong na paungol si Alanis. Let's get to your room. Can you make it? Ani Clark sa kanya. Kinarga ang anak at inabot ang kamay kay Alanis upang alalayan siyang tumayo. Si Aunt Grace, Daddy. Shh! Don't look at her, sweetheart. Si Eloy ay takot na inabot ang bata mula sa amat ni Yakap. Ang iniisip na pinakamagaang na parusa ay ang matanggal ito sa trabaho. Ang naging kapabayaan nito ay muntik ng buhay ni Karel ang naging kapalit. Sir, eh, hindi ko po. That is okay, Eloy. I know my daughter, but you could have done better, Clark said sternly. Ipanhik mo na siya sa sariling silid niya. Agad na nagpatiunang lumakad ang yaya papanhik sa itaas. Clark scooped Alanis in his arms. Put me down, Clark. Kaya ko namang lumakad. Shh! Be still and hold me. Clark, she sobbed at idinikit ang mukha sa dibdib na lalaki. I am so sorry about Grace. Me too. Siya ang nagsama kay Florendo sa basement gamit ang daan sa likod. I never thought there is another way to the basement. Huminga ng malalim si Clark.
That stairs hasn't been in use for years. Nang sabihin ni Levi na umalis siya kanina, ay may damdaming hindi ko kaya ipaliwanag ang bumangon sa dibdib ko. Hindi ko matukoy kung ano. Paano niya magawang umalis at magsinungaling at sabihin pinayagan ko siya. But for her to betray us was the last thing on my mind. Paano niya nakontak si Florendo? He shrugged. Nasa ikalawang palapag na sila at tila wala siyang timbang na buhat-buhat ni Clark patungo sa silid niya. Maybe a couple of days earlier, alam niya na dumaong ang yate ni Florendo sa Aurora at umalis siya sa araw ding iyon at hindi nagbalik kundi ng gabi na. Bakit niya ginawa iyon? Tinitigan muna siya ni Clark bago sumagot. Nagsaselo siya sa iyo. Bagaman walang alam sa plano si Grace kung paano namin madadakip si Florendo, she knew he won't succeed in getting you out of the ranch. Ipinasok siya nito sa silid and closed the door with the heel of his shoes. Nagsaselo si Grace sa kanya. It nagged her thought. She wanted to ask him why, pero hindi niya gusto magkaroon ng maling pag-asa. What happened to Florendo's men? Well taken care of. Levi's a CIS Alanis. Everything was planned with the cooperation of his superior and men. Florendo will spend the rest of his damn life in jail. I am only worried about my mother. She'll be shocked for sure. She sighed as Clark laid her down in her bed. Pero natitiyak kung gagaling biglang ano mga karamdamang inilagay ni Florendo sa katawan niya. Tumango si Clark bilang pagsang-ayon. I'll take care of that one. Wika nito at muli tumiyem ang mukha nang matuon ang tingin sa sugatang balikat ng dalaga. Nag-iigting ang mga bagang nito habang maingat na hinuhubad ang t-shirt niya. Hell, he muttered angrily para sa sarili. Sinundan iyon na iba pang pagmumura. So much for promises that you wouldn't get hurt. She smiled. If she was worried before of his anger, hindi na ngayon. This is just a small gash, Clark. Even smaller than the wound of my forehead. Florendo's man only winged me. It would heal soon. I'd rather you promise to take care of me forever. He froze. What do you mean by that statement? Nabigla rin si Alanis. Natangay siya ng damdamin at sa kasiyahang hindi na kailangan maging katakutan sa buhay niya si Florendo. Nalimutan niyang walang ipinangako sa kanya si Clark na kahit na ano. Suddenly, insecurities flooded her face. I am sorry. I didn't mean. And what do you mean? He asked. His eyes never left her face. Clark, I love you so much. There, I've said it. I know you don't love me, but who gave you that idea? He cut her off. Slowly, a smile appeared on his lips. I knew you wanted your freedom very much, so it was her turn to stop him. Only from Florendo Clark, she said happily. Her arms entwined his neck, but never from you. Alanis, he spoke her name as if it was a litany. Marry me, sweetheart. Marry you? Did I shock you? His brows furrowed. I am sorry, darling, but I have to make an honest woman out of you. Does marriage to me make you feel caged? Please don't, Alanis, because as the song goes, my love has no walls, no ceilings, no floors. Noon bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Karel. Nasa wari ay antok na antok subalit nagsisikap manatiling gising. Kasunod nito si Eloy. Hindi ko siya mapigil, sir. It's okay, Eloy. Iwan mo siya rito at matulog ka na. Pumanhik sa kama ni Alanis ang bata at tumabi sa kanya. Agad ay tinaas ni Alanis ang kumot upang takpan ang sarili. Have you told daddy our secret? Tanong nito kasabay ng paghihikab. Alanis laughed huskily. She never thought she could be this happy. She threw her arm around the child, gently pulled her closer and whispered to her ear, your daddy offered to marry me. Kirill's eyes were closed now, a sleepy and contented smile on her lips. I told you so. Can I start calling you mommy now? Isiniksik nito ang mukha sa dibdib ni Alanis. Hindi naghintay ng sagot ang bata and fell asleep immediately. Alanis kissed her head and whispered, so mommy it is, sweetheart. Well, for now, Mrs. Montales, I will allow your daughter to sleep here. But I hope you will soon start explaining to her that I need her mother by myself in the next few days and 100 years, he said, a twinkle in his eyes as he started to pull his shirt off his head. Isinunod ang pantalong maong at nang akma itong itatabi sa dalawang babae ay pinigil nito ni Alanis. What? Clean my wound first.
You can't allow me to sleep with bloodstains on my shoulder, can you? Clark laughed, a tender and gentle laugh. Alanis knew she was again caged, but she didn't mind as she lovingly gazed at her captor, who walked to the bathroom. Clark Montales held her captive with his love that healed all her fears. At alam niya sa pili ni Clark ay hindi na niya mararanasan pang muli ang takot. Salamat mga kafelisidad. Sa uulitin, God bless po! Shout out po kina Nuraini Aini at Jerry Lynn Tagumaya. Maraming salamat po!